これから始まる大レース、ひしめき合って今なくは天下のサラブレッド4歳馬、今日はダービーめでたいな、それが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュで手遅れる、どこまで行っても離される、ここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ、走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。Para mahanap ang wild horse na si Trinidad, sumali sa isang karera si Makibao na hinanda ni Mr. Styro. Maayos na sana ang karera. Kaso nga lang, nandaya na naman si Mr. Styro. Buti na lang nanalo si Makibao. Habang nangyayari yun, kami naman ni Miss Francesca patungo na ng New York. Ang pagtawid ng Amazon River! Wow, ang ganda naman dito sa Brazil! Yay! Yay! Excited ako makita ang maganda na lawin ninyo! Ay, kayo nalang! Ano ba sa tingin nyo dito sa Brazil, ha? Hindi ko ba naintindihan? Eh, balik kayo! Tumigil na kayo sa kasa, sayaw! Pumunta tayo rito para hanapin na maalamat na wild horse na si Trinidad. Nakakuha tayo ng impormasyon na may nagdala ng isang thoroughbred dito sa Brazil. Yun ang totoong dahilan kung bakit narito tayo sa Brazil ngayon. Ah, naintindihan ko na, Kasky! Ay, kuya, wala pa ba tayo sa destinasyon natin? Nakakosume na ako na para sa karnibal. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na hindi tayo pumunta rito para sa karnibal? Tingnan mo, isang grupo na naman ng mga dayuhan na walang utak. Ay, dito sila sa Amazon River dumaan. Mabuti pa, dali natin sila sa isang nakakatuwang lugar. Sige. Init naman dito, oh. Sadali. Tatawag ako sa Japan. Huwag kayo tatalo sa tubig, ha? Marami pirana dyan. Kung gusto nyo mag-swimming, isipin nyo. Buhay nyo nakataya. Hoy! Di pa ako tapos! Ay, sarap ka dito! Ba't kayo tumalo sa ilog na yan? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko? May mga piranha dyan! Kumakain sila ng tao! No! Patay! Padating na sila! Pangislaw! Hindi mo lang sila nagtira para maiburol kami. Magdaw! Parang awa nyo na, huwag nyo na kaming kunin. Naku naman, parang lumabasabag ko yung kalansay na dinala ko. Buti na lang nakuha mo. Ba't kayo naman nagdadala ng kalansay sa loob ng bag mo? Mga kasama, ayoko guloy na kasiyahan nyo, pero mukhang pinalilibutan na tayo ng mga pirana. Putik na tayo makain ng mga yon. Nasaan na sino Makibao? Salamat, ligtas na tayo. Welcome ulit sa barko namin. Magpahinga muna kayo bago tayo dumating sa destinasyon natin. Salamat sa tulong, pero pwede nyo ba kaming ibalik dun sa pier? Bakit naman namin kayo ibabalik dun? Nahuli namin kayo. Dadali namin kayo sa isang lugar kung saan kayo mag-i-enjoy. Kung papalag kayo, ibabalik na lang namin kayo sa ilog kung saan may mga pirana. Naku, naloko na. Lagot na tayo. Nahulog tayo sa kamay ng mga bandido. Hoy! Teka lang, sa kayo pupunta, Makibao!
Makibao! Kaski Onan! Ba't nila tayo iniwan dito? Kinidnap sila lahat. Dala nyo maglakad. Huwag kayong babagal-bagal. Isa ba itong minahan? Ba't nila tayo dinala dito? Ito ba yung tinatawag nila magandang lugar sa Brazil? Tama ka! Tabi sa lugar na to. Magmula kayo, magtatrabaho na kayo rito hanggang mamatay kayo. Hey, boss! Salamat sa bagong recruit. Itigil niyo na ang kalokohan to! Hindi kami nagpunta rito para magtrabaho. May hinahanap kami! Tumahimik ka! Isang beses ko lang sasabihin ito sa inyo. Huwag na huwag nung iisipin na tumakas dito! Nakakonekta sa electric box ang lahat ng wire fence namin. At marami akong tauhan na nagbabantay na may dalang mga armas. Kailangan makahanap ako ng paraan para makatakas. Hahanapin ko si Mr. Zhang. Pero bago ako umalis, papakinggan ko muna lahat ng plano nila. Aasahan namin kayo po, Sonat. Tara na, Doggy. Oras na para magtrabaho. Mag-iingat kami! Wala kang kwenta! Binadagan ka na naman katrabaho mo! Tumayo ka dyan, Donatello! Magtrabaho ka uli! Maaari kaya ang kabayong yan, ay? Huwag mo sagsakman! Hindi niya sinasadyang daganan ako! Huwag kang makialam! Nung binili ko siya mula sa Amerika, may konting problema ang mga mata niya, pero naayos na rin ito. Tamad lang ang babaeng yan, kaya nagpapaawa siya sa'yo. Kailangan gamitan siya ng latigo araw-araw. Yun lang ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon para magtrabaho. Isang kabayo na binili mula sa Amerika? Maaaring siya na kaya yun? Ayon sa nakuha natin impormasyon, isang thoroughbred ang dinala dito sa Brazil. Pero lalaki ang hinahanap natin. Huwag mo siyang saktan! Kung patuloy mo siyang sasaktan, maaaring mamatay siya! Okay lang sa akin kung tapusin niya na ako. Wala na akong nakikitang rason para mabuhay pa. Kaya okay lang sa akin ang mamatay na. Bakit mo naman nasabi yan, Miss? Hindi mo kasi alam. Wala kang alam. Okay ka lang ba, Kuya? Uy, Kuya! Huwag ka mag-alala, Makibako. Okay lang ako. Kuya? Kuya! Isa akong champion na kabayong pangarera. Hindi ako marunong magtrabaho sa isang minahan tulad nito. Iisip mo na lang ng konti, Makibao. Huh? Uy, Makibao. Tignan mo kung sino nag-uukay na lupa sa banda ron, oh. Ha? Mukhang pamilya ng kabayong yan, ah. Bakit nandito sa minahan si Bayer? Sino naman ang nagsasabi na maganda kong pangalan, ah? Andito din ako sa minahan, Bayer. Si Midori Makibao. Da? Da? Di ba dapat nasa Mexico kakasama ng mahal mo? Ano ginagawa mo dito sa bansa Brazil? Sa kampo ng mga bandido? Kasi mahal ko si Esmeralda. Hindi na kita mahal. Siya na ang mahal ko ngayon. Nagugulo na naman ang kabayan yun. Tara, pigilan natin siya. Ataw mo na. Esmeralda! Esmeralda! Kwenta. Kahit yung mga pulis, wala silang magawa. Tayo na lang maghanap sa kanila. Tandali, Kuya. Meron dumating na fax galing sa Japan para sa'yo. Kababasa ko lang. Ano naman ito? Totoo ba ang mga nakasulat dito? Kung ganun, wala na tayong oras na pwede sayangin dito sa Mexico, Islao. Nahanap ko na rin kayo. Buti na lang, sinunod yung itinerary. Dito muna ako pumunta bago sa pulis. Boss Onald. Yeah.
bigla na lang nagwala si Bayer at dinaganan niya ako. Pinarusahan kami dahil sa nangyari at dinoble nilang trabaho namin. Esmeralda, Esmeralda. Hindi natin inasahan na mangyayari ito, Makibako. Pumunta tayo dito para hanapin si Trinidad na maaaring binenta dito. Sinabi niyo bang Trinidad? Bakit? Kilala mo ba si Trinidad, Miss? Hindi. Nagsisinungaling ka! Kitang-kita sa reaction mo na may alam ka tungkol sa kabayan yon. Totoo ba yun, Miss? Nagpunta kami rito mula sa Japan para lang makilala si Trinidad. Yun ang rason kung bakit narito kami sa Brazil. Okay lang kahit maliit na clue ang ibigay mo sa amin, basta sabihin mo lang ang nalalaman mo. Ano? Ano kasi? Pakiusap lang, Miss! Ang kabayong si Trinidad ay namatay na. Si Trinidad, patay na siya? Hindi pwede yun. Paano nangyari yun? Saan siya namatay? Bata pa ako nung mangyari yun. Nasa Texas kami noon. Naipit ang paan niya ng patibong ng mga cowboy na nanghuhuli ng mga wild mustang. Ang kuya ko. Kuya mo? Ibig sabihin, ikaw ang nakababatang kapatid ni Trinidad. Oo. Siya at ako na lang ang natitira sa lahi namin. Pero ngayon ako na lang ang naiwan. Marami kami dati. Nabubuhay kami ng malaya sa malawak na patag ng Texas. Kaso nga lang. Dahil naniniwala ang mga tao na lucky charm ang mga paa namin, pinaghahanap kami ng mga hunter. Walang awa nilang hinuli at pinagpapatay ang mga kalahi ko para lang makuha ang gusto nila. Kami lang ni Kuya ang nakatakas sa mga hunter. Nakakalungkot na wala na yung pamilya namin, pero basta kasama ko si Kuya, hindi ako natakot. Pero... Ano nangyari, Donna? Marantelo! Kuya! Nung gumising ako, wala na akong makita. Nung minulat ko ang mga mata ko, nawala ng saysay ang buhay ko nung nawala sa tabi ko ang kuya ko. Pero ayon sa kwento mo, naipit lang ang paa niya sa isang patibong, hindi pa tayo nakasisiguro na patay na ang kuya mo! Hindi mo kilala ang mga hunter na humulis sa kanya, hindi nila siya pababayaang mabuhay. Wala nang rason para mabuhay pa ako. Gusto ko nang makita at makasama sa kabilang buhay ang kuya ko. Bakit mo ginawa yun, Makibako? Huwag mong itapon ang buhay mo dahil sa nangyaring yun. Mahalaga ang buhay. Hindi matutuwa ang kuya mo pag tinapon mo to. Nabubuhay siya yung kuya mo. Huwag mo siyang sundan. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Kasama mo ang kuya mo kaya kaya mong maging masaya. Diyan ka nagkakamali. Inabandona ako nung kalalabas ko palang sa mama ko. Makinig ka. Walang may gusto sa'yo. Walang may gusto sa'yo! Pinalayas ako sa amin at nabuhay akong parang asong gala. Ginusto ko rin mamatay noon. Pero mabuti na lang hindi ako namatay. Naniwala ako na meron pang nagmamahal sa akin at nakilala ko rin ang kuya ko. Tama ang sinabi niya, Donatilo. May pag-asa pa kung mabubuhay ka. Ang totoo, lahat tayo merong paghihirap at sakit na pinagdaraanan. Pero hindi dapat tayo sumusuko kapag may nakakalungkot na bagay na mangyari sa atin. Dapat magpursige tayo at maniwala. Pero hindi ko alam kung paanong mabuhay na wala si Kuya Trinidad. Anong gagawin ko ngayon wala na siya? Anong gagawin mo kung buhay pa si Trinidad? Ha! Boss Onald! Sino na dyan? At anong ibig mong sabihin? Mamaya na tayo mag-usap. Makibao, nagkita na kami ni Mr. Zhang. Umalis ang agad tayo dito sa minahan. Dahil kailangan pumunta na tayo ng New York. Pupuntang New York? Ganun na nga. Meron kasing mayamang businessman na nagngangalang Muhammad ang mahilig sa mga kabayang pangarera. Narinig ko rin na gusto niya makipagkumpetensya sa hari ng Dubai. At alam ni Muhammad na mag-i-sponsor ang hari ng Dubai ng isang World Cup competition. Bilang pangontra doon, mag-i-sponsor si Muhammad ng isang World Champion Horses Long Distance Race. Isang Grand Prix para sa mga kabayo. Isang Grand Prix? Ang World Champion Horses Long Distance Race? Makibao. Iniimbitaan ka para maging kinatawan ng Japan. At may maganda pang balita. Iniimbitaan din ang Wild Horse si Trinidad sa karerang yun. Number 8 si Trinidad sa karera. Ang kuya ko, buhay pa siya. Magandang balita yun, Donatilo! Sumama ka sa amin sa New York para magkasama na uli kayo ng kuya mong si Trinidad. Makibao, kung makakasali tayo sa karerang ito, matutupad na ang pangarap natin
na makakompetensya ang Wild Horse sa Trinidad. Ha! Kailangan umalis na tayo dito kagad at pumunta ng New York! Kasama rin sa kanela niya si Kuya Fried Chicken! Oo, siya ang kinatawad sa mga kabayo sa lugar nila. Okay ang kabayong yun. Uy, makiba ko. Mukhang malakas ang tama mo sa kabayong yun, ha? Uy, Kuya! Kailangan pumunta na tayo sa New York yun! Gusto ko na makita uli si Kuya Fried Chicken! Huh? Hoy, kayo pala! Shhh! Ay, sorry. Wala na oras. Kailangan na namin tumawid ng ilog ngayon. Yung signal! Huh? Ano yun? Pumasok na kayo sa mga kwarto niyo! Ano ba nangyayari? Bakit may nagpapaputok malapit dito? May tumatakas! Itulungan niyo ako! Ano ba nangyayari dito? Ha? Magbabayad kayo sa kalapitan niya! Dali, Casco, ipatayin mo na! Dahil dito, mawawala ng kuryente ang electric fence nila. Kunti na lang ang tatakboy natin, dali! Please! Si Mr. Yang! Makibao! Ligtas kayo! Mabuti't okay kayo lahat. Tara, umalis na tayo. Teka, nasan si Mario? Boss, Mr. Zhang. Andiyan ka lang pala! Muntik na kayo mga takas! Lagot kayo sa akin sa ginawa niyong ito. Ay, hirapan ko kayo ng gusto. Pagbalik natin sa minahan. Esmeralda! Esmeralda! Ano yun? Minahal kita ng buong puso mo kung bakit mo ako pinagtaksa na lang ganun. Ang sakit na ginawa mo. Ang sakit-sakit. Kailangan kita parusahan sa ginawa mo sa akin. Pinagpalim mo lang ako sa talaw ka sa kabayo. Boss, nagwawala na naman ang baliw na kabayo! Mr. Sam! Okay ka lang ba, Mario? Paparusahan ko na! Hindi na tayo dapat nagsasayo na oras dito. Umalis na tayo! Dali, sumakay na kayo! Hindi ka makakatakas! Huwag kang bibitaw, Casco! Wala mga katakas sa binahan ko. Hindi kita makakawalan! Hindi na ako makahinga! Ligtas na tayo! Okay, pumunta na tayo sa New York! Let's go! Makakasama ko na ulit si Kuya.
Tol! Huwag na akong iwan dito! Pumalik kayo! Manamina no ne Namina no ne.